At napakarami, no? You'll find it around sa ating mapa, pero J4, ito yung ina-expect natin. Again, Peyton, sa kanyang J4, masyadong mabilis yung ano niya, yung tempo niya pag nagsimula. Oo, at kita natin yung capabilities ng isang Peyton kapag nakagamit siya ng Jervan 4 yep. nung LCQ. Mm-hmm. Meanwhile, on the other hand, ito talaga yung setup na ginagawa usually yes. ng Monkey Business. They would go for possible top lane and jungler sa kanilang first pick. Tapos, sa second pick naman, ang gagawin nila, they would go for the Seri. Yeah. Itong ADC na to, talaga mainit din sa kamay. Na-utilize din nila, lalo na kung nagra-run ka ng double ADC oh. comp, hindi pwedeng mawala ang isang Zeri followed by either an Ezreal. Ando na oh. isang dalawa eh, yung pagiging slippery. So, pwedeng mapunta ngayon kina tactical itong Zeri na pwede nilang ma-utilize sa Zeri. Might be a Lucian or a Corki. Pero ito na naman, ang tropang Ton-ton kasama si Manggi. Let's go. Lock ito na, yan. Kailangan mo si Manggi. Kapag nandyan si Manggi, andyan si Ton-ton. Ayan, si Ton-ton, Renekton ang napili. And tingnan natin dito kung ano nga ba yung possible picks pa na pwede gawin. I think it would be safe Zeri to actually ako. Just go for a mid laner kasi may pakakamdam ako na possible. Yun na yung dalawang two bands na pwede pang gawin ang side ng Monkey Business. They would actually go for a Corki. Pero ang nakita naman natin sa Corki is definitely yung champion na ito, madalas talaga siya nilalagay sa may mid lane. Yep. Eh. Parang walang in-between. Although sabihin natin na ADC siya, pero pag nilagay mo siya sa mid lane, iba yung impact sa game. Medyo apparent din naman talaga yung meta natin with the double ADC. So, we are expecting a Corki, a Lucian na pwede nga may paglaban sa mga assassin mid laners. Eh, dahil na wala yung Akali, mas may freedom sila from hovering sa Galio. Bigla tayo napunta sa Sona. Another AoE na may kita natin dito sa side the Monkey Business. You have also the sustain sa lane. Mm-hmm. Ang nakakatakot nga lang dito, syempre, andun pa rin si Ton-ton. Nagagamitin ni Tonte. Oh, so, pwedeng alam mo yon. Renek Tonte ito eh. Tonte! Baka! Si Kuya Yet, not. Simula ko pa lang. Pero alam mo, ito lang yan eh. Oh. I feel like somewhat it is sabihin na natin parang dininay nila sa side ng Monkey Business na mapili itong Renekton. Kasi yep. nakita ng side ng SSE, ng LCQ, kung ano yung nagagawa ng Renekton sa isang ng Renekton sa isang team na katulad yeah. ng Monkey Business. Si Cafe Macchiato, nagagamit niya yan sa yeah, mid lane. No. Pwede rin pumunta sa kanilang top lane if they wanted to. So, ibig sabihin talaga, merong certain kind of threat na pwede mangyari side ng SSE if ever man mapunta sa kamay ito ng side ng Monkey Business. Yan. So, nabanggit mo kanina yung pagiging flexible ng isang Corki. Yeah. Nagtanggal sila ng Gwen. Nakita rin natin ang Gwen na pwede rin mapunta sa mid lane, sa top lane. Pero dahil nga apparent na meron ka ng Renekton, hindi na siguro nila plano pa kunin iyon. Oh, si this? Kagawad, natanggal na rin dito sa side ng si Chairman! SSEO. Ito na si Chairman! Ayan. Oh, wala, napili na si Chairman. Ayan, it's going to be a Jace. You need those long-range pokes. It goes well, absolutely well, with an Ez. Yep. Tapos yung Sona din, nandyan, para may extra movement speed sila if ever they want to keep the poking Ooh. Pace. At if ever na pumasok dito yung mga members sa side ng SSC, pwede tumalon bigla kasi yung Jervan yep. 4. So, Cataclysm is there. A lot of things going on here for the side of Monkey Ooh. Business. Pero, ang ginawa ng SSC, okay. Kha'Zix at Yasuo. Mainly, alam nila na gustong mag-poke ng side ng Monkey yep. Business. Patagalin Hard lang yung game. Patagalin lang yung game. Talagang literal na, ano lang, ipoke lang sila kapag lang. Hindi na handa, tsaka nyo sugurin. At sabi dito ng SSC, hindi pwede yan. Kha'Zix Yasuo tayo. Gusto nyo mag-poke, daanan nyo tong wind wall. Yep. Oh, di ba? Hmm. If ever gusto nyo mag-poke, patagalan tayo dyan. Yung Kha'Zix, pwede na umikot yan. Oo. Oh, oh, oh. May mga ganong klaseng play eh. Kumbaga, ano na to eh. Hindi sila basta-basta magpapapoke down. Kung gusto natin, tayo na lang magsimula nung laban. Remember, nasa kanila explosive cask. And isang tamang explosive cask followed by the last breath ng isang Yasuo. And then the isolation damage na meron dito ang Kha'Zix dahil nga scattered sila eh. Mm-hmm. There's a huge chance na mawala sa range ng isang Sona yung heals and yeah. the response and the buffs. So, pwede silang manalo doon sa mga ganong klaseng teamfight. Oo. Oh, tsaka tanda mo, yung ganon ni Gragas. Oh. Yung ganon niya eh. May ganon niya eh. Oo, ginagawa mo kanina yun eh. May ganon niya.
Oh, yung gaganon siya, yung nababody slam. Nababody slam kasi yan. Doon pa lang, meron ng certain setup yung Yasuo doon na pwede niya na magamit. So, if ever man bigla ang mag-engage dito, di ba? Pwede yun. And at the same time, pati yung ultimate, if I'm not mistaken, pwede rin talaga magamit yun. And if ever man, magdikit-dikit yung mga tao dahil doon sa cask na yun, definitely, it's going to be an initiation factor for the side of SSE. I like yung draft ng both teams dito. Yep. But I would say na yung lineup na ginawa dito na side ng SSE, I feel like it's a bit more straightforward as compared dito sa gagawin medyo ng complex side ng yung kabila, sa Monkey Business. And sometimes sa mga ganitong klaseng tournaments, if you really want to test the waters, minsan gusto ko yung straightforward approach. Yung kumbaga less complicated na i-execute. Madalas yung press ulti to win, di ba? Kumbaga sa in PC terms, press R to win. Kaya nga nawala yung Vi, nawala yung Nautilus. Kasi once na nagsimula yung laban ng minus one, matik ganun. Eh, ganun din yung concept na ginawa ng SSE, di ba? Pag hinahanap ka ng Yasuo, hinahanap ka ng Kha'Zix, dalawang high DPS and the setup na manggagaling lang with the few champs compared sa kanila na kailangan muna natin i-shock blast, kailangan muna natin i-mystic shot, kailangan natin mag-heal. Then saka tayo magkakatakilisim. Malam mo yan, ang daming layering. Kung may kita mo parang uy, pupupok nila, ang taas ng damage output nila. But you really have to see it this way. Mapupok ka, there's always this 50-50 chance na hindi siya tumama. Oo, skill diba? Shot. At saka early game eh. Early alam game, mo yun, yeah. Wala ka pang Triforce, nag-stack ka pa lang ng tier, mag-shin ka pa lang. Baka nga yun yung gustong opening ng side ng Kaya Kha'Zix Yasuo to SSE. Kaya yun yung gustong opening ng SSE. Habang wala pa kayong items, di pa kayo nag-group up, Didiktikin na namin agad kayo para hindi na tumagal pa to. Hindi na tumagal yung laro, malagay kayo sa alanganin, and possibly, yung poke na gagawin nyo will be rendered useless. Let's head into the rift right now. SSE versus Monkey Business, game number one. Yan at tulad ng sinabi rin natin kanina, batters, no? Yes, early game would be the target ng SSE. Ang late game insurance naman nila dito, etong si Jack, si Super Sonic. Kaso ang problema, makakatapat niya dito si Yetnot. Sinos? Si Yetnot. Pag binaliktad si Tonte, mo, si Yetnot. Inabaliktad kasi yan ng mga panahon eh. Kaya ganyan. Eh si Tonton pa yan. So yung burst possibility niya dito talagang napakalaki. So Jax will also have a hard time sa pagpa-farm. At kung iisipin na talagang gagawin lang dito ng mga members ng side ng Monkey Business is to just wait it out. Kung mapapansin mo yung mga early stages, si Tonte naman, sa totoo lang, makapag-level 2 lang yan, papalo na yan Diba si Tonton yan eh? Oh, basta si Tonton, alam mo na, manguhuli na yan kaagad. And dahil nga nagawa na rin niya makakuha ng timing sa kanyang recall. Actually, good adjustment na nagaling dito kay Corky. Yep. Kanina nakita natin siya, na-view natin siya as a mid-laner. Ngayon naman ang ginawa nila, nilagay nila Yasuo sa mid lane. Yep. And yung Corky, nandito na sa ADC role, nandito na sa farm side. So ibig sabihin, kung titignan, tama lang din yung adjustment na ginawa dito. And Nymeria, yun yung gustong-gusto natin sa isang Kha'Zix. Yung pwede kang lumalim at pwede ka din lumabas sa mga alanganin na lugar. Oo, isa kang ipis. Kumbaga, pagka hahabulin ka na, lilipad ka lang. And napakadali nga nun. Ngayon, tower dive sa top lane. Mm-hmm. At dalawang dash. Nagamit na ni Tonte. Dominus na yan, ha? Pero grabe yung pagkaka-utilize ng ultimate doon. Solo kill but sa onto the mid lane, there is going to be a solo kill. At si Aker. Aker ka lang siya eh. Wala siyang ep eh. Oo. Si... And Nymeria, Peyton, 2v1. Ayun lang. 2v1 situation at andito na si Tonte. Tonton! Si Tonte, kaya ba ni Tonte? One. Kakayanin ni Tonte, makakuha ng isa. And makakataka siya sa with Gedli. A dash. It will be a 1v1. Diba si pero still disaster dito, si Aker dito. Gusto pang kunin dito si... Pang! Gusto pang kunin dito si Sokmid yung basa ko noong una. Si Skomid pala yan. Sokmid dahil yung kakatrabaho mo yan eh. Oo. Hirap yan, boy! Mas kakatrabaho yun eh. Puro ka na sa Hawkmed. Pero si Skomid ngayon, siya ang tutumba. Just a normal trade lang din na makikita natin. Magandang response. Coming in from disaster dahil nakapwesto ka agad siya. And at the same time, no, yung pagkapanalo doon. Or sabihin natin somehow, na naging dragging yung laban nila with Tonte. Remember na ang
Renekton, pag naka-Dominus, hindi mo basta-basta mapapatumba. Mm. Clearly, nakikita natin na si Supersonic dito is having a hard time. Kung papansinin natin, Vampiric Scepter ang inuna ng Renekton. Meanwhile, si Jax Bramble. Dito, bumrumble. Kumbaga, parang protection muna. Anti-heal. Kasi nga, isang kaldamik, alam mo na eh. Pero teka lang, may laban na naman tayo dito, kaya Bathurst! Mm-hmm. At si Nymeria. Sa naipit dito, that's going to be the knock-up na hindi tatama. And Exhaust! J4, nagamitan siya ni Exhaust. Ayun! Ng Exhaust ni Tactical. And Tactical will secure that kill. Nakikita natin yung movement sa ating mapa. Nag-swap na yung mid lane at yung bot lane. At dahil nga doon sa swap na nagawa nila, eh, napakusahan nila doon si Peyton na walang kamalay-malay na nandun na sila. Yes, nakakuha nila yung proper timing. And at the same time, naagaw pa nga ni Nymeria yung scuttle doon. Kaya nagsimula yung laban dahil battle of the scuttle pagdating sa dragon. Pero dahil alam nila na medyo losing end yun, may hita natin sa minimap na medyo heavily onto the upper part na itong si Peyton. Might be settling na lang sa ating mga voids. Habang itong si Lascomid, i-scout ko, meron na nga bang movement? Kaso meron tayong package, Kuya Butters. Mm-hmm. And the knock-up won't actually hit. Pero wala din masyadong damage na nagawa ayun, si Israel. Pero doon, pumasok na ang Corki. And si Jervan din pumasok na rin, ladies and gentlemen. Actually going down. Wow! Grabe ang bilis ng pag-turn ng side ng SSC. Tamang explosive cask. Again, the last breath. And then yung assassination potential stays their fear ng isang Nymeria. Eh talagang Abiria ang kalalabasan mula dito sa monkey business. Late na rin doon si Supersonic. May kipaglaban pa dito sa Espadahan. Mm-hmm. And that was a nice dodge ng knock-up na yon. Hindi siya mapapasok doon sa may ultimate, kaya titigilan din siya dito ni Aker. Pero dahil nga doon sa trade na yon, nakalamang na siya. Alam niyo nang walang knock-up eh. So ibig sabihin, pwedeng tumalon ulit ang isang Jax. Kumbaga, ikot-ikot lang naman niya yung lamppost niya. Pagka inikot-ikot niya yon, oy, evasion to, par. Evasion to, di mo masasaktan. Di mo masasaktan. Hindi ka masakit, hindi ka malupit, sabi ni Jax. Wala ka lang, wala ka sa lampara ako. Ano ispa-ispada, lampara lang, sapat na. Pero meron tayo makikita movement dito sa ating minimap. Mukhang lumalalim ang mga miyembro ng Monkey Business. Gusto nila gumawa ng play dahil alam nila yung top lane nila ngayon. Eh, dinudurog na ng ating Hextech turret. Mm-hmm. At iiwan na to, sabi dito ni Tontay, ayoko ng gold. Hindi na ako napapasaya niyan. Gusto ko lumaban na and Tactical. Uy, nagamitan siya dito ng ultimate. Exos, ha? And Cataclysm will be actually converted into a kill. Pero there is going to be a return kill. An answer coming to the side of SSE. Boom, and hindi pa nila gusto. Hindi pa sapat yon. Gusto pa nila ng isa. And Scomed, tumatakbo. Wala nang space to actually get one more kill. Yes, pero napakagandang alley-oop sana yung mula kay Disaster. Maganda na rin naman na ang kinalabasan dahil yung trade na yon mula sa Corki, dalawa naman ang naging kapalit. So kahit Tactical, hindi siya tumagal kahit papano naging dragging dahil nga sa exhaust. So ilang turret hits yung tinanggap ni Peyton bago entirely maka-bail out doon. And the follow-up from SSE, again, the response is looking crisp pagdating dito sa SSE. Kada may ganap, lagi na lang merong dumadating. At ito ang timpla na hinahanap ng side ng SSE. They know that in terms of the early game, yung pick-off capability nila with all the knock-ups, with all the synergies ng kanilang mga champions, you could really see na laging may option to go for a kill. Pero, sabi ng Monkey Business, kailangan lang natin stall out to. Just stall out a bit, kuha lang tayo ng mga items natin. If we get our items, we can man up, alam mo yun, group up, tapos ipoke na natin sila, kuha lang tayo ng mga torre. That is ito yung problema, 3 versus 1. Pero hindi talaga magpapapigil ang mga members dito ng SSE. Gusto nyo patagalin yung game? Sige, pero nasa base lagi kayo. Oo, kasi yun nga, laging gumagank lang talaga ang mga members ng SSE. Triforce na ngayon dito, si Peyton, siya yung meron damage. Pero kung titignan mo si Cafe Macchiato, naka-eclipse siya. So saan mang gagaling again yung poke? Kung ganun lang yung pagagalingan, pero meron naman tayo laban dito sa ating blue buff. Naipit na naman ng mga members dito na side ng Monkey Business and Cafe Macchiato. Ayun, nahuli! Wants to go in, but Yasuo! Pumasok! Ichinokata! The ultimate! The hold! At yung knock-up isa pa! Si Jarvan gustong pumunta sa may kabila, kaso tapos na. Wala na. Wala ka na magagawa. Iniipit talaga nila yung mga members dito ng side ng Monkey Business. Si Supersonic lang ang natira. He really wants to go for the defend on that turret. Pero
hindi talaga enough wala. Hindi enough eh. Kumbaga, dadagdagan mo lang yung casualty sa team mo. Yes, and ang hirap talaga tapatan ngayon din ni Aker, no? Yung kanyang water breathing form. Eh, talagang solid yung tama. Laging doon sa backline. And alam naman natin yung damage na ngayon is looking solid. Alam mo naman na meron na siyang Blade of the Ruined King. So kahit sino pang mga tangke ang makaharap niya dito, eh manlalambot sa isang Yasuo. Still, the push will commence para dito sa ating bot lane. Again, sinusubukan naman ng Monkey Business gumawa ng play dito at mag-ikot-ikot. Kaso, two steps ahead ito si Nymeria. Magdedepende sila ngayon dito sa top lane. Lalaban si Kuya mo, Acker. Mm-hmm. And Acker dito, it's a 2v1. Ayun na naman! And actually, si Peyton ang naging target niya. Peyton aalis. Inibis. Pero nandoon, mga kaibigan, ayun isang Kha'Zix. And Kha'Zix, masyadong malalim ang kanyang pinabasukan. Hindi enough yung damage to actually take down Peyton. And Tactical is here. Unti-unti nang nananakbo dito yung mga members sa side ng Monkey Business. They don't want to pursue that anymore. Masyado na madaming members onto the side of SSE at nirerespeto nila yung item gap na meron sila ngayon. Again, wala na namang pinanggagalingan yung damage nila. Nailigtas man nila isang miyembro nila pero sa prolonged team fight, meron silang sustain. But then again, dahil mababa ang HP ni Peyton, siya yung nakatry for sa kanya manggagaling yung damage. Kailangan niya mag-bail out habang si Disaster tsaka Tactical with the package. Nandito sila ngayon sa mid lane. Ready lang sila para i-shove yung lane and the save dragon, ikalawang dragon ng SSE. Mm. Monkey Business, they have to make the most out of the time na naglalaylo ang mga members dito ng SSE. Kung napapansin mo yung mga waves, ang pinaka nakapag-farm lang talaga dito is si Supersonic kasi lagi lang nag-aantay si Cafe Macchiato, si J22. Mm. Ito just securing those gold na nanggagaling sa mga minions. But then again, tingnan mo yung ginawa nila dito, nagkumpulan na sila kay J22. Alam nila okay at some yun. Point, si J22 dito would be the key to get the victory. And he does have the mana immune. Meron siyang Trinity Force dito. And yeah, I think one more item, Osiris. Oo. Baka pwede na yon to actually poke down yung mga members dito na side ng SSC. Yes, nagsisimula na rin naman na yung items dito ni Cafe Macchiato. Yan nga, nakita na natin yung Serpent's Fang. So, nullifying eto nga mga shields na pwedeng ilagay. And the power nga na, ng isang Jace. Dito na natin mararamdaman yung damage, ha? Two items para sa S and then two items para sa Jace. Papakawala, naabulay si Disaster! Mm-hmm. And Aker! Doon sa may likod, dumiretso siya! Pero si Peyton na naman ang pinakalaging target. Tinuso! Cataclysm na gamit na in Supersonic. Real must take the Disaster dito. Pero tama ba yung nagiging targeting niya? May flash para makaalis. At nandito na sila Tontay. Tontay, wala siyang inabutan. Si Tonton, laging late ngayon si Tonton. May sarili kasing mundo may si Tonton. May sariling mundo kasi si Tonton. Hindi kaya ni Tonton ngayon maging on time. Oo, ang kasama lagi ngayon si Manggi tsaka yung ipis. Eh kasi si Tonton, syempre, may ipis eh. Lalayo muna ako pagka okay na. Saka lang siya magpapakita. Ang pinakatrabaho ngayon ni Tonte, i-push lang yung lane. Maganda na yung naging start doon. Supersonic, gamit ng kanyang lampara. Yung dino. Alaga ni Revenga. Yeah, sinukuha? Si Disaster. Ito na po, lumabas na po ang isa sa mga alaga ni Revenga. Ayan na yan. Nakikita nyo ang mga alaga ni Revenga. Tatandaan nyo no? Ang tatlong alaga ni Revenga. Ano? Megalodon, oh. Titanoboa, oh. Tsaka Tyrannosaurus. Yan, ayun, yan. Tyrannosaurus kaya next. Pala. Yun ang tatlong ancient alaga ni Revenga. Siya pala nagpalaki doon. Kaya marami pala lumaki na sa obra. Oh. Ito pala yung nalalabas eh. Ito pala yung maling yung nahihiram. Oh, yan lang yung nahihiram natin. Kasi medyo mainit yung dalawa eh. Yung Megalodon eh. Medyo mahirap hugutin sa ilalim ng tubig. Pero ito na nga yung ating T-Rex. Pupusha ng tuluyan. Ano gagawin ngayon ng Monkey Business? Dahil sila na ang inuunggoy, ginugulo ngayon sa third tower. Ang panghuli. At nililaser beam na rin ang ating T-Rex. Sinusubukan naman ng Lampara Supersonic dito sa ating top lane. Supersonic 99, sinusubukan niya kahit papano to get a bit of attention para kahit papano yung maging 4v4 at hindi na ituloy ito ng mga members ng side ng SSE. Tonte, on the other hand, nandito sila. In terms of gold, itong dalawang top laners natin, 200 gold na lang ang kalamangan dito ni Renekton. So somewhat, there is progress, pero kailangan pa ng extra bump ni Supersonic dito just to get a kill. Naisip natin na ang gusto niya sana mahuha dito si Tactical. Depende sa Tactical matalunan niya dito eh. Oh. Pero ito na yung away na possible na mangyari. Pero hindi pa rin nila ipipilit. Pina-cooldown lang yung laser.
gagamitin ulit yung laser at hindi nila aim na tapusin yung laro ngayon, pero pumasok dito si Peyton and Peyton gets punished. Pero mapapagamit siya ng flicker, ng flash rather, just to get out. Yep. Nag-flicker kasi yung screen. Kasi nag-flick of the wrist siya. Akala natin mag-ano eh. Nag-flick of the wrist eh. Akala mo 360 no scope. Pero yun nga. Iligtas mo batas. Ayun na nga. Nakita naman natin kung gaano kakainit itong SSE. Maganda yung basa nila. And unang tumumba sa laban eh would be Cafe Macchiato. Kaya wala na yung poke damage agad doon. And the hard engage na ginawa ng SSE. Disiplina. Tore lang tayo. But Peyton, again, overcommit na naman. Seeing Peyton na naglalaro siya ngayon, especially with this Jervan 4, langit at lupa yung difference. Ayun na naman! Ano, play at doon na naman sa may likod. Meron na naman engagement and Acre dito going up against 4. Hindi na siya masyado nababawasan dito, pero I spoke too soon. Tutumba siya agad-agad. Grabe yung heal. At nakikita sa Supersonic na ipag 1v1 kay Conte. Ito na, boy, that's all. And they want in more. Inipis. They want to clean up. Isa-isa na tumutumba dito yung mga members ng side ng Monkey Business. Pero sumasagot ang mga members ng side ng SSE. It is a 2v1. Hinahabol si Chairman. Hinahabol si Chairman dito ng police mobile, pre. Ayun na. Ayun yung wang-wang. Tonte. Sinasabi ko siya si Tonte. Tatapusin niya yan eh. Si Tonton yan eh. Si Tonton na ayaw na papagod. Si Tonton na gusto nang matapos yung lako. Si Cafe Macchiato susubukan niya lumaban pero hindi niya kakayanin as Tonton takes down the base. Oh my G. As expected naman. Nahati eh. 1 point. 1 point. Parang ang dami. 1 point lang. 1 point lang. And it's still a, if I'm not mistaken, it's still a best of 5. Yes, so it's still a best of 5. May, so pwede pa silang adjustment. There's 2 games na possible na makuha. Reverse. And alam natin ang placement ng ng isang Monkey Business eh. May mga times na kapag natalo sila, they make the necessary adjustments. Yep. If they ever they have to. Let us see if those adjustments will, you know, come in pagdating natin ng game number 2. Ngayon, I like their idea. Gusto ko yung idea nila. But I think they did not expect yung mga Yasuo picks na lalabas na lang. Kasi kung iisipin, gusto nila patagalin yung laro, pero it doesn't even go that way. Yeah. Diba? Kung iisipin mo, si Yasuo bigla-bigla lumalabas na sa dulo. Oh. May nilalakap, yung exploding cask, ibabato. Oh. Kung sino na lang matamaan. Tapos automatic na doon naman sa likod yung huli. So paano ka magpo-poke? Kung ang nangyayari, gagamitin mo na yung talaga, flash, no? gagamitin mo na yung mga dashes mo just to get out. So it's a very tough ordeal para sa side ng mga members ng Monkey Business. So if ever they want to do that once again, possibly not in front of a first pick Kragas. Well, yun din talaga eh, no? Feeling ko hindi gagana ang poke sa ganong klaseng draft. Lalo pat yung last pick nga nila would be a Kha'Zix. Siguro, somehow, buti nga hindi pa Lee Sin doon nagkataon. Baka mas naging mahirap yung setupan. Pero tulad na sinabi mo nung ating draft na ayaw nila ng komplikado. Ayaw nila ng komplikado. Napakadaling execute. Isipin mo yun lang gagawin nyo, tatapon ng exploding cask yung Kragas. Tapos bibili na lang kayo, di ba? Yung Yasuo, biglang tatalon sa likod. Gumagano yung par. Pre, kaboses mo. Par, kapag kakailangan ni Riot ng voiceover, ako na to. Let's head on sa ating highlights. At kita natin talaga in the early stages pa lang, yeah. Ang may hawak na dito ng kalamangan is yung SSE. Eh tama yung sabi natin eh, dikdikan sa early game. Dikdikan sa early game. And medyo worse nun kasi si Cafe Macchiato nag-eclipse. Oh. So alam mo yun, wala ka talagang panggagalingan ng damage. Medyo leaning kasi survivability. Kahit gaano katagal yung laban nila, ang tagal yung sustain game nila eh. Wala silang mapatay basta-basta. At saka kung iisipin mo dito, oh. Tinan mo yung Kha'Zix. Yung Kha'Zix meron siyang slow at best. Para sa kanyang crowd control. Pero void spike. Kung tutuusin Osiris, tignan mo yung top lane, may stun si Renekton. Yung mid lane, may knock up. Pwede pahawakan ng ultimate niya. So kaya pa rin kumuha ng kill si Kha'Zix. Doon sa may bottom lane, they have good damage, body slam, early game damage, yung body slam nandun din. So
a lot of things going on for that Kha'Zix. And ang ganda din na pagkaka-utilize ni Kha'Zix nung kanyang mga lanes. Just knowing na merong sasalo sa kanila at just knowing na merong mag-set up para sa kanya, mas naging confident siya into just scouring the map. Iniikot-ikot niya lang yung mapa and definitely that led to the mid-game to late-game domination na nakita natin doon. Alam mo, ang dami natin sinasabing CC na pag-usapan natin yung last two pick which is mabilis. Pero nakita mo naman na si Tactical nakalibre siya doon. So talagang na-upgrade din itong Corky. Ang daming rockets na nilapag and then yung package. Kaya sobrang solid. At tayo muna ay pumunta sa ating host oo, para host, sa postgame. Kamusta host. Kayo dyan? Ay naman. Flash ha? Flash. Host, kayo na. Maraming salamat naman sa ating mga casters. Grabe yung lupit nung labang kanina, Infinity and SSE. Ang mukhang nagwagi sa game number one natin with a very flashy game. Yeah, it was very flashy and nakita na naman natin kung gaano kalakas ang pinakita doon ng SSE. There were a lot of problems na nakita natin for that type of situation for the side of Monkey Business. And I think yung casters natin kanina nakapag-touch on to some parts of it, right? Mm-hmm. Kasi yung side ng SSE, very straightforward, pretty much like going through front to back type of situation. Meron kang setup na si Disaster, yep. Followed through by Acker and the rest of the crew. And for the side ng Monkey Business, kailangan nila mag-poke, kailangan yep. nila mag-peel. Yep. Pero hindi nila nagawa yun. Sobrang aggressive nila. And that opens up a huge bag of problems with the draft comp of SSE. Yun ang isip ko nga dito, Infinity. Parang yung Monkey Business, yung comp kasi na ganito, yung Sona composition, sinubukan nila ito kanina sa tournament ni Rox. And gumana yun against sa team nila, Karma. Ang problema lang, mahirap to paganain against SSE. Alam na nila yan eh. Alam nila yung pros and cons kapag hindi ka gumamit ng engaged tank support. And nakita din natin na kahit yung isa sa mga best champions na ginagamit ni Peyton, parang kulang pa rin against one of the best champions ni Nymeria. Yeah, and I think, not having any like tank supports, nag-zona sila. Yes, it's sure, pwede sila mag-adjust. Meron ka namang Jax, meron ka namang Jarvan Ford that could really be those frontliners para sa side ng Monkey Business. However, the thing is, yung pinaka-importante dito sa draft comp ng Monkey Business, their composition shines in that prolonged type of matchup. Meron silang Jace, meron silang Ezreal, and si Jace, alam natin, when it comes to that early game, napakalakas ng damage na into that distance. Problema, nakuha ni Acker ang first blood. Coming down into the mid lane, hindi na nakabawi dito si Cafe Macchiato, and time again, from mid game up until late game, nagiging aggressive pa sila. That really just opened up yung setup. Disaster, explosive cast, follow through ni Acker para sa last breath, nakakuha sila ng numbers advantage time and time and time again. Nakikita nga din natin dito sa graphs. Ang tama nga doon, Infinity, kumbaga parang umpisa pa lang, binubugbog na nila dito yung Monkey Business. Pinipilit na nila kaagad yung mga team fights. And doon magaling yung SSE. They know how to actually bait their opponents. And man, Monkey Business, they took a bait a lot of times as well. Fight in the top lane, fight in the mid lane, forcing fights on objectives as well. And nakita nga natin, si Nymeria pa nga nakakuha ng unang dalawang objectives natin. First Dragon and even the Hex turret as well that actually gave them so much momentum in the early game. Kaya pag nakita natin dito, galing 3.5 minutes, biglang parang boom, balon ka agad yung gold. Yeah, and especially considering the Monkey Business, I think the thing is, yung dependency nila dito is Jace coming down into that early game. Si Ezreal, wala pa yung damage wala in pa. The first few minutes of that match. So kailangan niya mag-